At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Banal at Diablo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Habang naghahalikan si Dabara at Susi, ay napansin nilang may malalaking bukol sa buong katawan ni Susi at may insekto sa loob. At nang mapisa, tumalun kay Bara ang isa at kinagat siya. Naghinala kaagad si Bara na ang ina niya ang may kagagawan. At totoo ang hinala niya dahil nakita niya mismo ang mga kagamitan sa pangkukulam sa bahay nila at pilit na ipinapaalis sa ida ang kulam niya. At sinabi niyang makasalanan ang ida dahil sa isa siyang pangkukulam. Pero sinabi ng ina niya na siya ang may mas malaking kasalanan dahil kinulam niya ang mga magulang ni Susi, kaya nabatay sila. Samantala, nakuha na ni Dennis ang puting tapayan na kinalalagyan ng puting anting-anting at nalampasan niya ang mga pagsubok. Nang makabalik na si Bara sa bahay nila Susi, ay ganun pa rin at walang pinagbago. Napuno ng bukol ang katawan at ayaw siyang palapitin. Nakarating na sila Dennis at James sa likod ng bahay nila Susi. At nang papasok na sana si Dennis para isuot kay Susi ang puting anting-anting, ay bigla siyang sinakal ni Bara. Salamat sa tulong mo, pare. Alam mo, wala ka. Baka hindi ko nalagpasan ang mga subok na dinaanan ko. Huwag mo nang isipin yan, pare. Ang mahalaga, nagtagumpay ka. Nakuha mo ang puting tapayan na kinalalagyan ng puting anting-anting. Ngayon, may panlaban ka na sa masamang espiritu na bumabalot kay Susi. Akala ko, pare, hindi ko nakakayanin eh. Oh, sige na, Dennis. Pumunta ka na sa bahay nila, Susi. At gawin mo na ang pinapagawa ni Lolo Bosyong. Sige, pare. Maiwan na kita rito, ha? Pupunta na ako sa bahay nila. Taimik na taimik dito sa bahay nila. Sana madatnan ko niyan si Susi para isuot ko sa kanya puting anting-anting na ito sa kanya. Dito muna ako. Magmamanman muna ako, baka... Saan ka pupunta, ha? Mara, huwag! Alam ko ang binabalak mo. Hindi mo maagaw sa akin si Susi. Akin lang siya! Akin lang siya! Papatayin ko ang sino mang magtangkang agaw sa akin. Ididikit ko sa patawan niya ng ganito. Oh! Ano yan? Nakukuryente ako! Huwag mong inigit yan sa katawan ko! Tignan mong kito, Mara. Para malis siya sa ilalim ng kapangyarihan. Masama na dito! Tama na! Hindi ko na kaya! Tama na! Tama na! Ito na sa'yo! Susi! Huwag kang lumapit sa kanya! May masamang balak sa'yo! Halika! Lumayo na tayo! Halika na, Susi! Pare, pare, gumising ka. Pare. Pare, anong nangyayari? Bakit ako nakahiga dito? Pare,
pinupok ka ni Susi ng kwadro ng larawan ng kanyang mga magulang. Nasaan na si Susi, pare? Asan na siya? At si Mara? Lumayo na sila. Magkasama sila. Babarin ka na sana ni Mara. Pero inawat ko. Eh, nagkunwari akong may dalang baril, kaya lumayo na sila kagad. Ano? Kailangan mahabol ko sila, pare. Pero pare, ko sila. Baka kung ano pang gagawin nila sa'yo, may kapangyarihan si Mara. May tagla din akong kapangyarihan, pare. Nasa akin ang puting anting-anting. Kaya liga, samahan mo ko. Hanapin natin sila. Babawiin at babawiin ko si Susi sa kanya. Pero, kamuntik ka na niyang napatay, pare. Destidong pumatay ang babaeng yun. Kahit na, pare. Basta babawiin ko siya sa kanya. Akin lang si Susi. At hindi kay Mara dahil babae siya. Oo, pare. Napailalim siya sa kapangyarihan ni Mara. Alam ko, pare. Hindi ko lang napansin, ha. Palapit na pala si Susi sa akin. Kaya niya ako napukpok at nawalan ng malay. Pare, nakita mo ba kung saan sila pumunta? Oo, pare. Doon. Doon sa lugar na yun. Sa may kagubatan na malapit sa bangin. Sige, pare. Susundan ko sila. Pipilitin kong maagaw si Susi kay Mara. Terio! Terio! Iday, bakit? Anong nangyari sa'yo? Terio, kailangang mahanap natin si Mara. Nanganganib siya. Nakuha pala ni Dennis ang puting anting-anting. Ano ngayon kung nakuha niya? Terio, kapag nagkatagpo silang dalawa ni Mara, maring isa sa kanilang mamatay. Kaya halika, hanapin natin sila. Kausapin natin ang ating anak na bitiwan na ang itim na kapangyarihan. Ano? Saan natin sila hahanapin? Kahit saan, Terio. Nanganganib ang ating anak. Pero Hiday, hindi natin alam kung nasaan sila. Matanda na tayo. Baka kung mapalo pa tayo sa daan. Terio, parang awa mo na. Halika, hanapin natin sila. Dahil kung may masamang mangyari sa anak natin, ikamamatay ko. Hiday. Halika na, Terio. Bilisan mo habang hindi pa sila nagkakasagupa, kundi isa sa kanilang mamamatay! Para Dennis, nagsisitakbuhan ng mga tao. May mga iba't ibang uri ng mababangis na hayop na nagsisilabasan. Halika, lumayo na rin tayo dito. Huwag pare, hindi tayo sasaktan mo na yan. Ha? Dennis, ikaw lang may kapangyarihan. Pero ako wala. Kaya ayaw ko nang sumama sa'yo sa lugar na yan. Maiwanan kita dito. Ako na lang susunod sa kinarupan nila Mara at Susi. Mag-ihan ka pare. Alalahanin mo. Dalawa sila na makakalaban mo. Salamat sa paalala mo, pare. Sige. Maiwan na kita dito. Ayun na si pare Dennis. Diyos ko. Huwag ko sanang pabayaan ng managing kasamaan. Sana'y mabawi niya si Susi sa kamay ng masamang espiritu. Mara! Alam ko mo nandiyan ka. Ako ang harapin mo. Huwag mong takutin ang mga tao. Kinausap na niya si Mara. Hindi mo ako kaya, Dennis! Mabuti pa, umalis ka na! Dahil hindi mo magkukuha sa akin si Susi! Pagkawalan muna si Susi! Huwag muna siyang idamay sa kasalanan mo! Marami ka pang sinasabi! Ito ang sayo! Oh! Oh!
ang hangal na Dennis na yon. Pinipilit kang agawin sa akin. Hindi. Ayokong mangyari yan, Mara. Mahal na mahal kita. Ako din, Susi. Mahal na mahal din kita. Mara, anak! Itigil mo na yung kahibangan mo! Mapapahamak ka lang! Mara, ang inay mo, nandito siya. Ang matandang pakialam, Mera. Mara, anak! Tama na yan! Pakawalan mo na si Susi! Mapapahamag ka lang! Tama na! Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo! Pinatay mo na ang mga magulang niya! Dahil sa pagkabaliw mo sa kanya! Anong sinabi ng inay mo? Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang! Hindi! Huwag maniwala sa kanya! Baliw yan eh! Baliw ang inay! Inay! Pakialam, Mera ka talaga! Kung ano-anong sinasabi mo! Sa dalas ka talaga, Mara. Pati sarili mong ina. Maiitim mong saktan. Wala kang respeto. Sobra ka na. Itong sa'yo. Mara! Diablo ka talaga, Mara. Sarili mong ina, pinatay mo. Kasalanan din niya kung bakit ko siya napatay. Pinipilit niya kasing paghiwalayin kami ng mahal ko eh. Tama na, Mara. Marami ka ng kasalanan. Pinatay mo na ang mga magulang ni Susi, tapos pinatay mo na rin ang iyong ina. Isusunod kitang papatay ni Tay dahil pinipilit niyo kaming paghiwalayin ni Susi. Sige. Patayin mo na rin ako para magsama na kami ng inay mo. Isusumpa kita, Mara! Isusumpa kita! Mara! Ito ang sayo! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan sa itay mo! Itong sayo! Patayin kita! 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 Dennis! Tulungan mo ako! Pakakawala na si Susie! Gagamitin ko sa kanya itong puting anting-anting! Sa akin. Nasaan ako? Susie, kumusta ng pagiramdam mo? Dennis, anong nangyari sa akin? Parang natulog ako ng napakahaba. Salamat naman at bumalik na ang dati mong diwa. Matagal na isinailalim ka ni Mara sa kanyang itim na kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diablo. Tama. Ang huling natatandaan ko ay ang pagkamatay ng aking mga magulang. Wala na akong kasama. Nag-iisa na ako sa buhay. Hindi, Susie. Narito ako. Dadamayan kita sa iyong pagdadalamate. Mahal din kita, Dennis. Mahal na mahal kita. Susie, hindi ka na magagambala pa ng kapangyarihan ni Mara. Dahil nadaig ng banal na anting-anting ang itim na kapangyarihan. Anting-anting na pagmamay-ari ng Diablo. Oh, Dennis, salamat. At hindi mo ako pinabayaan.
Sino ka? Ako ang iyong Panginoon. Ha? Satanas? Ikaw? Hindi! Ang pangit-pangit mo! Oo! Pangit nga ako. Pero ako ang iyong Panginoon. At lahat ng iuutos ko sa iyo ay dapat nasundin mo. Ano nangyari sa akin? Bakit ganito ang mga kamayat pa ako? Magmula ngayon ay isa ka ng alakdan at mag-asik ka ng kasamaan. Hindi! Ayaw ko! Ayaw ko! Ibalik mo ako sa dati ko anyo! Nasaan ako? Bakit ang dilip-dilip dito? Ibalik mo ako! Ibalik mo ako! Nandito ka sa aking kaharian. Ang mga katulad mo ang gusto kong maging alipin. Ipagpatuloy mo ang mga gawaing gustong-gusto ko. Umibig ka sa kapariho mong kasarian. Ayaw ko dito! Ayaw ko dito! Wala ka nang magagawa. Dahil isinumpa ka ng inyong ama. At isinumpa ka na rin ni Susi. At magpapakasal na silang dalawa ni Dennis. Hindi! Hindi! Akin lang si Susi! Akin lang siya! Wala ka nang magagawa pa. Dahil lang oras lang, magiging mag-asawa na sila! Hindi! 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 Nadaig ng anting-anting ni Dennis ang itim na kapangyarihan ni Mara. Bumalik sa dating diwa si Susi at nawala ang damdamin niyang umiibig siya sa isang katulad niyang babae. Ang kaluluwa naman ni Mara ay napunta sa kaharian ng Diablo. Naging isang higanting alakdan, makakaramdam siya ng pagkasunog habang panahon. Napakalaki ng nagawa niyang kasalanan. Hindi niya pinakinggan ang payo ng kanyang mga magulang. Magsisibad siya. Subalit huli na ang lahat. Hindi nagtagal. Nagpakasal na sila Dennis at Susi. At naging masaya ang nabuo nilang pamilya. At sa tuwing makakarinig si Mara ng tunog ng kampana, ay makakaramdam siya ng kirot. Magdudusa siya ng walang katapusan. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Abagan ang susunod pang ikwekwento ko sa iyo. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalan, nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Banal at Diablo. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato,
Eva Alcoriza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.